Huling kinausap ni Fifth ang kuya niyang si Ford. Kailangan pati ako? Oo, lahat. Kahit araw-araw. Okay. Siyempre, yun, natatakot ako na baka bukas ako. Pero naniniwala ako na lalaban pa rin ako dito. Hindi pa ako andang umalis. Gusto ko pa lumaban. Siyempre. Nararamdaman ko na may nararamdaman. Alam mo naman din kung gano'n ko din ito kagusto, diba? Sabay tayo pumasok dito, tapos may mauuna sa atin lalabas. Yun yung pinakamasakit na mangyayari sa atin bilang magkapatid na sumali tayo dito. Naniniwala ako na hindi pa oras bukas dahil madami ko pang papatunayan dito sa loob. Masaya po kasi nakapag-heart-to-heart talk kami kahit medyo ano po, hindi pa kami sobrang yung heart-to-heart talaga. Core niya pa yung ganito. Medyo aminin natin. Hindi naman ganun kabilis na ay, ano kami agad, sweet kami agad, open kami agad. Huwag natin ipilit. Ano yan eh, nasa proseso. Nasa process yan, hindi yung ano, agad na gano'n na mag-iiyak tayo, gano'n. Napansin ko, pag nag-uusap kayo ni Fourth, hindi siya nakatingin. Naiiya po siguro nakatingin sa malayo. Kahit dati, sa labas ng bahay ko pa. Opo, minsan siguro natatakot siguro magsabihan po ng mali. Kaya kanina, pilitan po yung nangyari. Ano, may ano ka ba? Masabihin ko. Okay na ako. Okay ka na. Pray lang, pray. And weather-weather lang yan, basta. Bakit sa ibang tao? Oo nga, kay Manolo, sobrang ano, kay Maris, ganun. Yun nga rin po yung naisip ko yan, nag-uusap kami actually, kuya. Na yun nga, yung magkausap ka ni Manolo, tawa kami ng tawa, tapos sobrang straight to the point, ganyan. Tapos pagdating sa amin, biglang, eow. So okay ka na? Okay na ako. Bukas, good luck. Pray lang tayo mamaya. Wala na bukas. Kapit lang, kaya yan. Ba? Gusto ko rin po, may mabago po sa relationship namin na mag-grow po. Na yun nga, medyo ang awkward pa rin po nung feeling namin sa isa't isa. Mamaya yayakapin ko siya, kuya. As in, kahit may ilang siya, yayakapin ko siya. Tapos sabihin ko siya na I love you, mahal kita. Kahit corny gagawin ko para lang talaga mag-break yung wall.